mga minamahal na taga-subaybay ng Art and Devotion with Jaime Victorino. Magandang umaga sa inyong lahat. Alas 12 na po, tayo po ay magsisimula ng ating painting and Bible sharing sa oras na ito. Ang ating topic sa painting ay Beautiful Birds with Flowers. I hope na inyong magustuhan ang painting na ito na aking ginagawa ngayon. Magsimula muna tayo ng ating Bible sharing. At ang topic natin ay kukunin ko dito sa Revelation chapter 3 verse 8. The Bible said, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and I will sup with him and he with me. Si Christ po ang may sabi niya, ano po? Na si Jesus ay kumakatok sa puso mo, kaibigan, mga minamahal, ano po? Sa pagganais ng Diyos na ikaw ay maligtas sa oras na ito, mismo ang Panginoong Jesus na ang kumakatok sa puso mo. Ang topic po natin ngayong umaga sa ating Bible sharing ay Christ is knocking on the door of your heart. Do not say no to Him. Open your heart and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. If you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, what great blessing you will receive. Anong dakilang pagpapala na hindi kayang ibigay ng mundo, hindi kayang ibigay ng material na bagay sa mundo na ito, minamahal na po, ang iyong pwedeng matanggap kung buksan mo ang puso mo nang si Kristo ay kumakatok sa iyo at iyon tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Limang bagay ito, kaibigan, ano po, na dakilang pagpapala, great blessing that you will enjoy from the Lord Jesus Christ. Number one, with Jesus Christ, we can enjoy eternal life. Yun ang napakagandang pagpapala. Things that you will enjoy in Christ, money cannot buy. Dakilang bagay na pwede mong maranasan na pagpapala kay Jesus na hindi kayang bili ng pera. John 3:16. Sabi ron, sapagkat kayo na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the first great blessing that you will receive, dear friend. If you open your heart to Christ and receive Him as your Lord and Savior. Second, great things. With Jesus Christ, we can enjoy peace with God in our life. Dakilang kapayapaan ang iyong mararanasan mula kay Kristo Jesus. Sabi ng Romans chapter 6 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meron kang dakilang kapayapaan. Tapos natin ngayon ang mga tao, kahit na sila ay kilala ng mga tao at sila po'y sagana sa mga bagay ng material na bagay, ay pero wala naman silang kapayapaan. Laging meron pong takot sa kanilang buhay. Ngunit kay Kristo Jesus minamahal, you can enjoy great peace in your life if you will open your heart and receive Christ as your Lord and Savior. Third thing, with Jesus Christ, we can enjoy hope
in glory. Kay Kristo Jesus ay ating mararanasan ang pag-asa sa kalulatian, hindi lamang pag-asa dito sa lupa, kung hindi hanggang doon sa langit ay mayroong pag-asa na nakalaan para sa iyo, kaibigan. Kung buksan mo lamang ang puso mo at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Basahin ko po ang Colossians chapter 1 verse 27. The Bible said, "To whom God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory." Si Kristo ay hindi lamang magiging kasama mo, kung hindi si Kristo ay magiging nasa puso mo, nasa buhay mo. Yun ang napakaganda, minamahal na po, na hindi ka lamang sasamahan ni Jesus ano po sa buhay mo kung hindi siya ay papasok sa buhay mo. Kaya nga, napakahalaga na ikaw ba'y may Kristo na sa buhay mo. Naalala ko ano po yung Ephesians chapter 2 verse 12 na kung ang isang tao ay walang Kristo, siya ay hindi kabilang sa Israel. Siya ay walang pangako ng buhay na walang hanggan. Siya ay walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Napakalungkot nun. Worst thing, my beloved, your life if you have no Christ in your heart. Four things na great blessing that you will enjoy from the Lord Jesus Christ. With Jesus Christ, we can enjoy dwelling of the Holy Spirit in our life. Pag tinanggap mo si Christ, ang Holy Spirit, ang Banal na Spirit po'y tatahan sa buhay mo. Siya maggagabay sa iyo, siya magbibigay sa iyo ng tama na pag-iisip, siya ang maggagabay sa iyo ng tamang desisyon sa buhay mo. Sa pamilya mo, o sa sarili mo, ay ang Banal na Spirit po ang laging maging iyong gabay sa buhay mo. Napakaganda nang nararanasan ng bawat tumanggap kay Jesus. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, "In whom ye also trusted," you trusted in Christ, "after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise." Pagkatapos madinig mo ang Ebanghelyo ni Kristo, ano ba yung Ebanghelyo? Si Kristo ay namatay, nalibing, nabuhay ng muli para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng makasalanan. At ang Banal na Espiritu ay tatahan sa iyo, magiging gabay mo. Napakadakila ng ating mararanasan. Kung sa pagkatok ni Jesus sa puso mo ngayon at buksan mo, at tanggapin mo si Jesus, ito ang pangako ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay tatasay. Panghuli, pinamalo po, with Jesus Christ, we can enjoy in the family of God. Mapapasama ka na sa pamilya ng Diyos. Alam mo ba, kaibigan, sa oras na ito, bilang tayo ay makasalanan at tayo po ay galing kay Eva at kay Adan, ang lahat ng tatay ng mga taong makasalanan, walang iba kundi si Satanas, ang Diablo. Kaya pala napakadali natin gumawa ng kasamaan, kaya pala napakadali natin gumawa ng kasalanan ay sapagkat ang demonyo ang siyang nag-uudyok sa atin na gumawa ng masama. Ang demonyo ang sumisira ng buhay natin. Ngunit kapag tinanggap mo si Jesus ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, John chapter 1, verse 12 and 13, "But as many as received Christ, to them gave He power to become the sons of God, or children of God, even to them that believed on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Ang Bible ang nagsabi, minamahal po, ikaw ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay magiging anak na ng Diyos. Kumakatok ang
Panginoong Jesus, sa puso mo ngayon, buksan mo ang puso mo, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, at ito ang mga dakilang bagay na maranasan mo mula kay Kristo Jesus. Ang buhay na walang hanggan, ang kapayapaan na galing sa Diyos Ama, ang pag-asa kay Kristo Jesus doon ganduan sa kalulatian, at ang pagtahan ng Banal na Espiritu sa buhay mo at mapabilang ka sa pamilya ng Diyos sa oras na ito. Gusto mo bang tanggapin si Jesus ngayon? Do you want to receive Christ as your Lord and Savior? Three things you should accept before God and before yourself. First, aminin mo na ikay makasalanan sa harapan ng Diyos. Galing kay Adan, Romans 3:10. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Second thing, bilang tayo makasalanan, hahatulan tayo ng Diyos sa lugar ng impyerno. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Pagkatapos ang tao ay mamatay, kung hindi mo tinanggap si Jesus, merong impyernong nag-aantay, nakapahamakan, walang hanggan. At yung pakiramdam mo na five senses sa iyong kaluluwa, lahat yun mararanasan mo ang sakit sa lugar ng impyerno. Ang impyerno ay lugar ng kahatulan. Ang impyerno ay ngit-ngit ng Diyos sa lahat ng tumanggi kay Kristo Jesus, na bilang si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Huling-huli ay kilalanin mo ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan doon at ang pagkabusang dugo na banal ay naging sapat upang ikaw at ako sa ating kasalanan ay matubos at mapatawad sa oras na ito. Nais mong tanggapin si Jesus, sabayan mo ako sa isang simpleng panalangin na ito. Diyos namin dakila, salamat po sa oras na ito, muli kong napakinggan ang iyong mga salita. Sinabi mo sa akin na ako'y makasalanan, inaamin ko po, patawarin niyo po ako. Salamat po sapagkat si Kristo na ang tumubo sa aking kasalanan. At hindi ko na katatakutan ang impyerno kapahamakan sapagkat sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung yan ay ginawa mo na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, panghawakan mo ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito ay alas 12:15 ng hapon, nang tinanggap mo si Jesus, ang kinig mo ang pangako ng Diyos na ikaw ay may buhay na walang hanggan, at ikaw ay nagkaroon ng ikalawang kapanganakan. Kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Tutuloy ko na yung ating painting na ito, ha? Tutuloy ko na ito.